Hi Fire Signs, Aries Leo and Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 10, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024? Wow! Okay, this is happiness. Nagkaroon kasi ng success. May magandang nangyari. This is joy. Ano pa po ang ganap sa araw nito para po kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong March 10, 2024, Spirits Guide. Okay, some of you may nalaman, nakatotohanan, clarity. Pwede din may na-realize kayo ngayong araw na ito. May naging anas sa inyo, may naging anas ka sa kanya. Some of you nag-aaral dito or nagbabasa ng libro. Nagbabasa ng libro, tapos may nakuha kayong kaalaman. Clarity. And some of you nag-aaral ng bagong skills dito para karagdagang income. Para sa karagdagang income. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024? Wow, ang ganda. Kasi may nakita kong kontrata dito. Kasunduan, promises. May nakita kong kontrata dito na kailangan may sundin kayo. May batas . Tapos, pwedeng kontrata ito sa trabaho or paggawa sa bahay, yung mga construction. And, ayun, marriage contract, pwede din. Marahil may nag-propose ngayong araw na ito or may nagbigay ng offer sa inyo, pasensya na po sa ingay, maingay po yung aso namin. Okay, back to our, it might be this is marriage contract or sa trabaho, signing of contract. This is promises, proposal, offer. Yung dalawang tao may commitment, kasunduan, agreement. Ano po ang mensahe sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024? Okay, get ready for positive change. Wow. Claim nyo na to ha. Itong apat na card na ito. So move forward, take an action kasi kailangan nyo maghanda kasi may magandang pangyayari para sa inyo. Positive change. Ano pa po ang mensahe sa araw na ito? Ngayong March 10, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Nako, may pagbabago talaga. Bakit? Kasi ang lumabas dito, take steps toward positive change. Itong isa is get ready for positive change. Diba? Ang ganda. May pagbabago. Oh, this is also renewal. Pagbabago. So, tatlong card na po.
Tatlong card na po nagsabi na may pagbabago. Pwede din ito. Itong first and second card nyo kasi happy kayo kasi may nangyari. And yung second card is may clarity. Diba? So, ang ganda. So, claim nyo to ha. Aries, Leo, and Sagittarius. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024. Ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024? Spirit Guide. Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024. Clarification po sa card na ito. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Aries, Leo, and Sagittarius, may bago po tayong upload. Dalawang upload po yun na video. Para po sa inyo, March 2024, monthly Gabay Tarot Reading, love reading din. Monthly Gabay Tarot Reading. So check nyo po, may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. Maraming salamat po. Ngayong araw na ito, March 10, 2024. Sabi po ng card dito, wag po daw kayo mag-give up. Kung may delay na nangyari, alam nyo na yan. Kailangan habaan ang pasensya pag intindi. Nangyari na yan, kailangan ng pag-unawa dito. Tapos habaan ng pasensya, okay? Kasi nakikita ko dito na some of you naging impatient po kayo sa isang tao or sa isang bagay. May kakilala po kayong matigas ang ulo. Ayaw makinig. Tapos it might be you, it might be this person na humingi ng time sa inyo. Baka makulit po ito, baka bata po ito na makulit sa inyo, baka inaaway na kayo ng inyong partner kasi wala na kayong time sa kanila, na inyong kapamilya. Kasi may mensahe po dito na itong taong ito, gusto niyang magkaroon ng atensyon mula sa iyo or gusto mo ng atensyon mula sa inyong partner, parents, sa isang tao. So kung humihingi ng time yung bata, bigyan po ng oras po. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng happiness po. Yung positive energy, it will refresh your energy also. Okay? This card asks you to not to surrender. Huwag kayong mag-give up. Huwag kayong susuko. Gaano man kahirap ang mga pagsupok. Kung humingi ng attention, may humingi ng attention sa inyo, kailangan niyong bigyan ng attention. Oras. Or kung hindi kayo pwede ngayon, kaysa may trabaho kayo, busy kayo, then give schedule. Para hindi na siya mangulit sa inyo. Okay?
Actually, may nakita kong bata dito, humihingi talaga siya ng atensyon. It might be this is your child, your apo, pamangkin. It might be this is your inner child na humihingi ng time sa inyo. Yes. Kahit adult na tayo. Okay. Pasensya na po kayo sa ingay, ha? Maingay po yung kapitbahay namin ngayon. Focus po kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Okay. Actually, may nakita kong desisyon dito na tuto sa inyong desisyon. Kaya pala na kailangan ng mahabang pasensya dito. May challenge dito sa inyong kapareha or sa inyong pamilya. Feeling mo kinokontrol ka na inyong partner, na inyong kapatid, family member. It might be this kasamahan nyo sa trabaho para hindi masunod ang inyong plano sa buhay. May nakita rin akong conflicts over property. Parang kahapon pa to, ah. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos sabi po ng card dito na huwag kayong mag-give up. Tapos, kung gusto nyong lumabas sa comfort zone, kailangan ng pagpaplano, eh. So, be open na yung comfort zone, walang success dyan, eh. Nasa labas. Kung lalabas kayo, kailangan ng pagpaplano dyan. Hindi lahat ng bagay na kasiyahan sa labas andun. Siyempre, may challenges. Nakadikit yung success. After ng challenges, may success, may growth. Okay? Na kailangan bigyan ng action. Kaya pala may sabi dito na move forward, tinutulak ka dito. Kailangan yung maging ready sa na maging magkaroon ng positive changes. Take steps, get ready, take steps for positive changes. Bagong simula to, eh. Itong third card nyo is bagong simula sa inyong buhay. New cycle sa inyong buhay. Yung, anong tawag dito? Nakalimutan kong sabihin dito. Yung itong third card nyo to na, yung magbabago lahat. Kung tatanggapin mo itong offer na ito. Okay? Maraming mensahe dito. Pasensya. Give time. Okay. Kailangan ko itong sabihin. Remember? Remind ko lang, ha? Aries, Leo, Sagittarius. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Kailangan ko itong sabihin. Medyo mabigat po ito. So, ayun. May nakita kong third party issue dito. Maaring iniisip mo ito dahil sa selos. Maaring may ganap na. Maaring involved ka. Maaring involved yung kausap mo ngayon or partner nyo. May nakita ko ditong mistress or secret affair. Na maaring concern nyo ngayon. Kaya pala may challenge sa inyo ngayon. Tapos sabi po dito na huwag niyong hayaan na mag-take advantage yung tao sa inyo. Mag-ingat sa mga taong mapanlilang at pagnanako. Actually, malalaman mo ito, eh, kasi may nakikita kong clarity dito. May maging honest sa inyo or matuklasan mo. Okay. May mensahe pa para sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius. Mag-ingat po daw kayo sa mga manliligaw nyo ngayon. I'm not telling you na sa lahat, ha, kasi general reading po ito. Sa mga nakaresonate lang, mag-ingat lang po daw kayo kasi may mga paninlang dito, eh. At may nag-take advantage sa inyo. Marahil nakikita ng taong ito na masyado kayong mapagbigay. So, nag-take advantage sa inyo. So, tingnan pa natin yung mga mensahe. Okay.
Sa career and money po, wow. This is successful completion. You are reaping rewards. See? New cycle. Changes. Positive changes. Kaya huwag kayong bumitaw. Huwag kayong mag-give up. Kasi nakikita ko yung energy nyo dito. Kahit anong pagsubok yan, may manggagandang mangyari. Pagsubok po yan. Diyan kayo mag-grow. Diyan kayo maging matured. Diyan kayo na maging strong. Magkaroon ng confidence. At matututo tayo. Matututo. Magkaroon ng learning sa inyong journey. Nakikita ko dito yung successful completion niyo. You are reaping rewards. Compliment. Accomplishment. Success. Nagkaroon ng perfect timing dito. Yes, recognition. Na-recognize ka. Sobrang galing mo. Sobrang talino mo. Sobrang galing mo sa pagiging leader, sa inyong trabaho. Actually, may nakita ko ditong mag-take ng masteral. May nakita ko dito na mag-take ng masteral. This is a perfect situation. Maaring may parating na gantimpala o positibong resulta sa inyong ginagawa ngayon. So celebrate your wins and acknowledge how far you've come. And you are now ready to begin a new journey. Ito, ha? New cycle, new journey. So keep moving, moving forward para sa positive changes sa inyong buhay. May nakita rin ako dito na tapos na yung construction ng dream house mo. Everything you have worked is coming together. May celebration na ganap dito. It might be anniversary sa inyong negosyo, sa kumpanya. May nagsabi din sa akin ngayon na it might be second year ka na dito sa company, ganun, nagtrabaho. May matatanggap kang reward or recognition sa trabaho mo. Meron din ako nakitang promotion sa mga nag-apply dito, this is good news. Sa mga nag-take ng action, this is good news. May nakita akong promotion, pagtaas ng allowance or sweldo. Sa mga negosyante dito, may positive review kang matatanggap mula sa inyong customer or kliyente. Pwede din sa inyong, sa inyong boss. Basta po may, warm feeling to eh. Kaya happy kayo dito. You felt warm feeling kasi maraming nag-compliment. May celebration talaga dito. It might be anniversary, graduation. Birthday, may birthday chan. So, malapit ng birthday ni Aries. Magawa pa ako ng birthday. Mag-reading pa ako ng birthday reading para kay Aries soon. Okay. Sinisiguro ko talaga kung may mensahe. Kasi sarap ang masarap sa feeling. Marasarap basahin. Okay. So, may reminder po ang card dito sa inyo na kung may naisip kayo regarding sa past, kasi may mga gandang nangyari, diba? Yung nakikita ko dito. Ala, na-achieve ko to. Tapos, sana na-discover ko to noon. Kesa kasi nung time na yon yung past nyo, na sabi nyo dito na, iniisip nyo dito na nag-waste time daw kayo. Sa in-invest nyong effort and time sa isang bagay sa past nyo po, na hindi pala effective or hindi nag-workout. Hmm?
Some of you may tampuhan dito ha. May nakita kong tampuhan ng dalawang tao dito. Regarding to sa career and money nyo ha. This card asks you to trust your intuition. Yes, may sikreto ho nakikita dito na hindi mo pa alam. Marahil kaya ka nagkaroon ng alinlangan, hesitation dito pa lang. Kasi pinipigilan kayo ng inyong intuition. Uy, Aries Leo, Sagittarius, makinig ka. Connect to me. May sasabihin ako. Ganun. Connect kayo sa inyong intuition. Kasi ito yung magsasabi sa inyo kung ano yung sekreto na hindi mo pa alam. Pinipigilan ka na yung intuition eh. Okay? Connect. Sa mga hindi pa alam sa kung paano mag-connect sa inyong intuition dito, meditate, leave a question, then kung may sasagot, intuition nyo yan. Kung mahilig kayo mag-journal, kung tuloy-tuloy ang sagot niyan, intuition nyo yan. Kung hindi kayo maka-concentrate yan, take a long walk or... Siyempre, kung wala kayong masyadong tulog, tulog din. Tapos, take a long walk, vacation, mag-relax, connect to our nature. Okay? Maraming paraan yan. Iba-iba kasi tayo ng proseso. Okay. So, love life, self-love, partnership, and romance. Bakit ganun? May offer sa inyo na nagkaroon ng new beginning tapos nagkaroon ng hesitation kayo dito. Bakit? Kasi may dalawang ano dito, mensahe na take forward, move forward for positive changes. Bakit kayo nagkaroon ng fear of change? Nagkaroon ng hesitation dito. Nanghihina kayo sa mga challenges. Huwag kayo manghina. May magandang nangyari dito. Challenges yan na para rin din yan sa inyo. May matutunan ka dyan. Parang may tampuhan talaga dito. May nakita kong tampuhan eh. So, kailangan yung labanan yan, yung emotion nyo. Okay? May pagbabago eh. May ganap na pagbabago. Parang hindi nyo ito mapigilan. Kailangan nyo mag-move forward ha. Remind ko lang. Kasi nanghihina kayo dito. Some of you. Kung may offer sa inyo para buo ang confident nyo, kailangan yung pag-isipan ng mabuti niyan. Gather information, factual information, investigate. Then, make the best choices and make the best decision. Okay, this is a reminder ha, kasi may nakita akong negativity dito. This is a reminder, Aries, Leo, and Sagittarius. Huwag kayong mag-self-pity. Yes, that is very normal. Pero hanggat maaari, pigilan mo yan. Or kung pwede, i-express nyo lahat yan para malabas niyan, ma-let go nyo yan, yung nararamdaman nyo. Kasi nagkaroon dito na self-pity, negativity. Yan yung ma-attract nyo. Gusto nyo ba yun? Kung negative yung lumabas sa bibig mo, kung negative yung iniisip nyo, yung nararamdaman nyo, yan yung ma-attract nyo. Yan yung bigay ng nature sa inyo. Yung bounce back yan eh. So, positive affirmation, kahit may challenges dyan, positive affirmation pa rin. Like for example, wala kong pera ngayon, which is reality. May pera ka pero sapat lang. Pero may gusto kang bilhin siguro. Wala pa akong pera. Huwag ganun. May darating akong pera. May sapat ako na pera dito. May darating na pera. Pero kailan? Dumating ka na. Ganun. Invite mo. Invite mo po, Aries, Leo, and Sagittarius. Kasi ito yung hahatak. Kailangan nyo magkaroon ng confidence dito. Focus din. You have a new direction. Nagkaroon ng negativity dito. Dalawang card na po nagsabi dito. Tapos may tampuhan talaga. It might be away or tampuhan. Kasi may,
may nakita ko dito na yung plano nyo na hindi nagkaroon ng successful or some of you hindi naka-move on sa isang alitan, nagkaroon ng away or tampuhan. Kailangan talaga dito, plano. Take action in a positive direction. Naku, tatlong card na po ang may sabi dito, positive change, get ready for positive change, take steps toward positive change. And dito, ano? Take action in a positive direction. Oh, kahit iisa lang yan, pinipilit talaga, gustong ipaalam sa inyo ng card na may magaganap po. Kailangan yung pakawalan yung negativity and move forward. Go na, Aries, Leo, Sagittarius. Siguro, hindi ko kayo masisisi kung nagkaroon kayo ng hesitation. Baka may nangyari, no? Noon. Kaya naging wiser kayo ngayon. Pero huwag niyong hayaan sa buong araw nagkaroon ng stagnation. Nag-iisip pa rin kayo. Huwag niyong hayaan. Kailangan maging productive tayo sa araw-araw para may expectation tayong darating. Tulad nito, completion. Ano pa po? Ano po ang love message niyo po, Spirit's Guide, para po sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10? Okay, kayo ba yung sina? Okay. Diba sabi ko dito sa inyo na parang napuno na kayo? So ask help. Ask for help. It doesn't make you weak. Keep your thoughts positive. Gusto talaga yung paalam ng cards sa inyo. Oh, yung cards nyo ngayon, gusto nilang ipaalam sa inyo na magkaroon ng positive affirmation. Yung don't think negative. Kailangan magkaroon ng positive intention. Para magkaroon ng positive direction, changes. Keep your thoughts positive. Ano pa po ang mensahe? Ano po ang mensahe? Love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 10, 2024. Wow! Di ba may nag-away dito? May nakita ko dito ng reconciliation. Someone from your past is or will be returning to your life soon. Naku! Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Love message po para sa lahat. Para po kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong March 10, 2024. Be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Ask for help and ask for help. So, maghingi ng tulong, ha? Hindi masama yung maghingi ng tulong. What do you really need? Be willing to accept support. Wisdom message para po kay Aries, Leo, and Sagittarius, Spirit's Guide, ngayong March 10, 2024. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situation, and chemicals. Naging sensitive ka dito, okay. Wow. Ang ganda. Clean ito. Expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Wow. Claim nyo to, Aries, Leo, and Sagittarius. Kabuang advice nyo po sa araw nito, March 10, 2024, Spirit's Guide, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Observation. You are being encouraged to look beyond deceiving appearances. Okay. Diba sabi ko sa inyo dito na lumabas na naman eh. Diba may nagsabi ko sa inyo na may taong hindi totoo sa inyo, lumabas din dito. Kailangan yung bigyan ng attention yan.
You are being encouraged to look beyond deceiving appearances into the true reality of a situation of a person's motives. Kasi nag-take advantage to sa inyo eh. You need to hear what is really being said despite the words and emotions coming from the messenger. Huwag po daw kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Kasi may pakay siya sa inyo. Ill intentions. Okay, adventure. You need to live up to your fullest potential. Explore new direction. Wow. Ilang cards na nagsabi dito na may magkaganap kung mag-move forward ka na. Kasi new direction to. Ilang cards na nagsabi dito, ha? Aries, Leo, Sagittarius. Explore new direction and take risks in order to grow. As an individual, change may be uncomfortable, but it is necessary. Ito yung sabi ko sa inyo, na huwag kayong matakot sa changes. Kasi dyan kayo magkaroon ng chances na maging successful, na magkaroon ng growth. Grow as an individual. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Sabi pa ni Archangel Polymiac dito, let nature soothe you, serve the nature kingdom. And sabi po ni Seraphim Seraphil dito, tune into the divine will, open to higher illumination. That is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius for today, March 10, 2024. Maraming mensahe, no? So, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.